Hello, hello mga me! Welcome na naman sa panabagong anak boy ko bilang isang full-time mom with my toddler and newborn. Morning grind tayo ngayon habang tulog ang aking baby. Sinasamantala kong gumawa ng dapat kong gawin yung mga kalat at maglinis at kung ano pang anek-anek dyan habang tulog yung batang makulit. Once na paggising na naman siya ay hindi na ako makakilos, hindi na ako makagawa dahil gusto mo. Mukha ka kanina na malunggay sa labas at ilalaga ko ngayon to para sa pantimplang gatas ni Ate Polly kasi wala na siyang pantimplang gatas. So, ito yung kaserola. Nasanay na kami na laging yun yung pantimplang ni Ate Polly na gatas sa gatas niya. Hindi naman siya puro mga may na nilagang ano, nilagyan ko rin siya ng tubig. Pag puro kasi medyo malalasahan niya yung amoy ng dahon. So, half ng ganito yung nilagang malunggay at half ng tubig. So, siguro mga isang taon kalahati na siya nagkaganyan. So far, so good naman yung ano sa kanya effect. Nagkakasakit siya pero hindi gaanong malala. Saglit lang din. Lalo pag inuubo or sinisipon siya, saglit lang nawawala na agad. Hindi na kami nagpapacheck up pa dahil nawawala naman siya. Ayan. Yan lang yung ano namin. Yan lang na-notice ko pag sinisipon at naubo siya. Minsan dito na talaga kami papacheck up. Ulit-ulit. So, ito, tubig. So, ito sa yung tubig namin. Bukos ko na lang ito dito. O, nag-chat si Daddy kanina. Sabi niya, pinabawi na daw siya ng hepe niya. So, mamaya ay dito na sila ni Kuya. Pinaglutoan ko kanina ng corned beef. Grabe yung ano niya, yung mantika niya. Tinanggal ko kasi. Grabe yung pantika pala siya. So, itapon natin to. Tapos maghugas na tayo. Daming mga taktak na malalaking alitaktak. Grabe ang dami ng kalat. Lalo dun sa bintana namin, ang laki. Pakita ko sa inyo mamaya. Pag umulan kasi ganyan, lumalabasan sila, umapasok sila sa bahay. Loob ng bahay, lalo pag may nakita nilang ano, yung ilaw nyo. Mga ganito, oh, mami, oh. Ayan, malalaking alitaktak. Grabe ang dami sa bintana na walis ko hapon. Nalinis ko na sa araw. Meron na naman ngayon. Grabe. Tapos sa CR, ang dami nilang ano, kumpul-kumpul doon. Nagulan na talaga, kaya nagsilabasan yan sila. Yan sila sa mga ano, sa lupa, nakatira. Ayan. Maghugas muna tayo ng plato ngayon. Habang tunog yung bata. Natulog si Blay, sabi ko, matulog muna. After namin nang magpa-araw, pinaarawan ko yung mga bata. Kami tatlo pala. Paaraw kami saglit. Kasi talagang ilang araw na ano, ilang araw na umaga. Nagkakaaraw na mga tanghali na mga, or mga hapon na. Kaya hindi kami na masyado papaaraw na. Kaya nagpaaraw kami siya mga 20 minutes. 20 minutes. Natulog siya ayun. So, samantaling ko muna. Magtatrabaho ngayon. Para pagising niya, kapaliguan ko na lang silang dalawa. Ayan. Kung may oras pa, magalang paso ako kasi ang dami niya naman ang say. Alam niyo naman si Ate Polly ay lagi yung nag-aano sa hek, nagdadapak. So, pag nanonood siya ng napanood sa cellphone yan. Gusto nila nakadapat sa hig. Pag dito ako sa labas, pero pag doon naman sa kwarto, doon lang siyempre sa, ano, kutsol. Tapusin lang muna natin ito. Paghugas ng ating plato, mami. Ayan, gamit hugasin. Sa gabi pa yan. Pulo lang ating nilaga malunggay.
Tignan natin, ah, palamigin lang natin dyan. Tignan natin ang ating paghuhugas. Hi, ito na mga may nagising na siya. After ko maglampaso at magsalang nung labahan. Labahan niya, inuna ko muna yung labas ng damit niya. Siguro si Daddy na maglaba ng iba. Ayun lang labahan namin. Sinalang ko na yung ano niya. That's it for today mga me. Thank you for watching. Please subscribe po ang aming channel para naman po ma-monetize ang aming YouTube. Thank you. Bye.